Welcome sa aking channel. Sa video ito ay sasalaysay ko sa iyo ang tungkol sa pagkidnap ng mga Abu Sayyaf sa mag-inang Lansman. Bago ko simulan ay humihingi ako ng paumanhin dahil wala akong maipapakitang litrato ng mag-ina dahil na rin sa paghihigpit ng YouTube at Google sa copyright. Gayunpaman ay sisikapin kong isalaysay ang mga pinagdaanan nila mula sa pagkidnap sa kanila ng Abu Sayyaf. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, ay maaari na pasubscribe naman at palike na rin ng aking video. Si Jerfa ay pinanganak sa Zamboanga. 16 years old siya nang makarating sa Estados Unidos. Nakapag-asawa ng Amerikano ang kanyang ate na naging daan para sa kanya na makarating sa Estados Unidos. Noong 1985 ay permanenteng tumira sa Amerika ang kanyang ate kasama siya. Kinuha siya ng kanyang ate sa Amerika para magkaroon din ng pagkakataon na mamuhay ng maganda. Habang nag-aaral ay nakilala ni Jerfa ang German emigrant na si Heiko. Pagkatapos ng pag-aaral ay naging lab technician si Jerfa at si Heiko naman ay isang maintenance man sa isang nursing home. Sila ay nagpakasal at biniyayaan ng isang anak na pinalanganan nilang Kevin. Ayon sa ilang naging kaibigan ni Kevin, si Kevin ay isang taong tahimik at kwela, good student at animal lover. Madalas na silang mag-ina ay lumalabas para maghanap ng mga pusang gala para i-rescue. Ang pamumuhay ng pamilyang Lansman ay napakasimple lang. Sa tahimik at pribado nilang buhay ay napanatili nilang mapalaki ng maayos ang kanilang anak. Sa kabila ng simpleng pamumuhay at sapat na kita ay nagawa pa rin ni Jerfa na makapagpatayo ng maliit na resort sa Zamboanga. Kahit hindi naman siya madalas umuwi sa Pilipinas ay sinisiguro pa rin niya na mapalaki ng may kulturang Pinoy ang kanyang anak. Mula taong 2010, mula sa naipon niyang sahod sa kanyang trabaho, ay nais niyang magbakasyon sa Pilipinas kasama ang anak para maipakita at maranasan ang buhay doon. Noong 2011, dumating ang mag-ina sa Maynila at planong manatili ng 2 linggo mula Maynila ay dumiretso sila sa Tigtabon Island, Zamboanga, malapit sa lugar kung saan si Jerfa ay lumaki. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa isla ng Tigtabon ay pangingisda. Ayon sa isang dokumentary, sila ay hindi pa nararating ng kuryente, kaya karamihan sa mga mamamayan doon ay gumagamit ng solar panel. Kaya nang nagpunta si Jerfa at anak niya doon ay wala pang kuryente sa isla. Sa ilang araw na pamamalagi sa isla ng mag-ina ay ini-enjoy naman nila ito. At kahit si Kevin ay hindi pinalampas ang pag-snorking sa isla at ang 2 linggo na pamamalagi ng mag-ina ay sadyang napakabilis lang. July 11 ang huling gabi ng mag-ina sa isla dahil kinabukasan sila ay aalis na sa bansa pabalik ng Amerika. Ngunit sa huling gabi nila sa isla ay mangyayari ang di nila inaasahan dahil may mga armadong lalaki ang pumasok sa kanilang tinitirhan. July 12, 2011, ang kapatid ni Jerfa ay nakatanggap ng tawag na ang mag-ina ay dinukot ng di kilalang mga tao. Hanggang sa makarating na rin sa FBI ang tungkol sa pagdukot sa mag-ina. At kasunod nito ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga taong dumukot sa mag-ina at humihingi ng $10 million. Sa sumunod na araw, nalaman nila na dinukot ang mag-ina ng mga Abu Sayyaf, mga teroristang kalaban ng gobyerno ng Pilipinas. Sa takot ng asawa ni Jerfa na si Heiko na hindi na maibalik ng buhay ang kanyang mag-ina, si Heiko ay nagpadala ng $5,000 ngunit hindi naging sapat para sa mga kidnapper. Nanghiram na rin si Heiko sa kanyang mga kaibigan pero di pa rin ito naging sapat. Nagawa pang masigawan ni Heiko ang kidnappers na kausap niya sa telepono dahil sa pressure na di niya malikom ang halaga na kailangan. Pagkatapos ng 1 linggo hanggang 1 buwan mula ng pagdukot sa mag-ina, sa kauna-unahang pagkakataon ay pinakiusap ng mga kidnappers si Heiko kay Jerfa. Mula sa kabilang linya ay naririnig ni Heiko na pinahihirapan ng kidnappers ang asawa niya para makumbinsi siya na ipadala na ang ransom. Sa pag-uusap nila ni Jerfa, nakiusap si Heiko kay Jerfa. Nasabihin sa mga ito na wala siyang milyones at hindi rin siya matutulungan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Estados Unidos ng financial assistance.
Pagkalipas ng 3 buwan, si Heiko ay nakapagbigay na ng 1,000,000 piso sa mga kidnappers. October 3, 2011, nakatanggap si Heiko ng tawag mula sa FBI agent sa Pilipinas at kahit papaano, siya ay nasiyahan sa balita nito. Sinabi nito na pinakawalan ng Abu Sayyaf ang kanyang asawang si Jerfa. Sa press conference ay kinuwento ni Jerfa ang pagtukot sa kanila. Ayon sa kanya, ay nagising siya nang bigla na lamang may pumasok sa kanilang bahay at nabalot ng takot nang makitang ang mga lalaking nanloob sa kanila ay may mga dalang Armalite at nakasuot ng camouflage. Sinigawan niya si Kevin na tumakbo pero huli na dahil hawak na nito ng mga armadong lalaki at sapilitan silang isinakay sa bangka. Kasamang dinakip din ang pamangkin niyang si Romnick Zakaria. At nang makarating sa Pampang ay buong araw silang naghintay at nang madilim na ang paligid ay pinaglakad sila ng sa masukal na gubat ng Basilan. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakad, narating nila ang base ng Abu Sayyaf. At kinausap siya ng leader ng grupo na kailangang magbayad ng kanyang asawa ng $100 million at kung hindi ay papatayin sila ng grupo. Ngunit sinabi ni Jerfa na hindi mayaman ang kanyang asawa, kaya ibinaba nila ito sa $10 million. Ikinuwento ni Jerfa na sa liblib na lugar sa gubat ng Basilan sila ay nakakulong sa kulungan na gawa sa kahoy. Hindi sila pinapakain sa umaga at lugaw lang ang pinapakain sa tanghali. At sa gabi naman ay pinagsasaluhan nila ang isang tasang kanin at sa paglipas ng araw sa pagkakabihag sa kanila ay di na sila naging maselan pa sa pagkain. Kinakain na nila anuman ang ihain o ibigay ng mga kidnappers. Isang gabi, sinabi ng isang miyembro ng kidnappers na si Jerfa ay makakauwi na ngunit may iwan si Kevin at Zakaria. Sa huling gabi na iyon ay di nila magawang pagsaluhan ang pagkain dahil sa pangamba, dahil hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng kidnappers kung uuwi ba siyang buhay o bangkay na. Kinaumagahan ay pinaghiwalay na silang mag-ina at pinaglakad si Jerfa ng pagkalayo-layo. At nang makarating na sa gilid ng dagat ay sumakay sila sa bangka. Iniisip ni Jerfa na baka sa pagbibiyahe sa dagat ay doon siya papaslangin at itatapon na lang sa dagat. Pero nagulat siya nang makarating sila sa Pangpang ay pinalaya siya at sinabing may nagbayad sa ransom nito. Naglakad siya nang naglakad hanggang makakita ng mga bahay. Ngunit ang problema ay di siya maintindihan ng mga ito hanggang sa makahanap siya ng makakaintindi sa kanya at tinulungan siyang makarating sa presinto. Nanatili siya sa presinto buong gabi at kinaumagahan ay may 2 FBI agents ang sinundo siya at dinala sa ospital. At dahil si Jerfa ay US citizens, inalok siya ng Estados Unidos na bumalik na sa Virginia. Pero hindi siya pumayag hanggat hindi pa pinapakawalan ng mga militanteng grupo ang kanyang anak. Mula sa autorisasyon ng FBI, si Jerfa na ang sumasagot sa tawag mula sa Abu Sayyaf dahil ang kanyang asawa na si Heiko ay naging abala sa paglikom ng halagang kailangan. Sa paglipas ng araw at mga tawag mula sa mga Abu Sayyaf ay naging agresibo at binantaan si Jerfa na pupugutan nila ng ulo si Kevin kung hindi maibigay ang pera. Noong December 11, 2011, isang tawag naman ang natanggap ni Jerfa, ngunit sa pagkakataon na ito, ang tawag ay mula sa mga sundalo sa Basilan. Ibinalita ng mga ito na si Kevin ay nakatakas mula sa mga Abu Sayyaf. Ang mag-ina ay napakasaya sa pagkikita nilang muli. Ikinuwento ni Kevin kung paano siya nakatakas at kung maririnig mo ito ay parang malapelikula ang kanyang pinagdaanan. Ibinahagi ni Kevin na mula nang maghiwalay sila ng kanyang ina, ginawa niya at ng kanyang pinsan na magkausap ngunit hindi sila magkaintindihan at makalipas ng ilang araw ay kinuha din ang kanyang pinsan at hindi na ito bumalik. Sa edad na 14 years old ni Kevin, si Kevin ay naging mapagmatiyag sa kanyang paligid. Matiyaga na inoobserbahan ang bawat galaw ng mga militante dahil sa isip niya ay kailangan niyang makatakas. Sa higit 2 buwan, nakasakasama na niya ang mga militante
ay malimit na palipat-lipat sila ng pwesto at binigyan siya ng backpack na ginamit naman niya para paglagyan ng mga bagay na magagamit niya para makasurvive. Kapag may candy or biscuit na binibigay sa kanya ay hindi niya ito inuubos agad. Inilalaan niya ang kaunting pagkain na ito para sa plano niyang pagtakas. At hanggang dumating nga ang isang araw, isang pagkakataon para siya ay makatakas. Isang araw, napansin niya na walang masyadong ingay mula sa mga militante. Sumilip siya sa labas at nakita niya na meron lang isang miyembro ng Abu Sayyaf sa lugar at abala sa ginagawa nito. Medyo nag-alinlangan pa siya sa pagpaplano niyang pagtakas, pero mas na naig pa rin ang kagustuhan niyang makaalis sa lugar. Dala ang kanyang backpack. Maingat na pumasok si Kevin sa isang kubo at doon ay kinuha niya ang isang itak. Nang marinig niyang papalapit ang yapak ng lalaki, ay dali-dali siyang lumabas at tumakbo palayo. Kahit di alam kung saan siya patungo, ay dumiretso siya sa ilog. Ayon kay Kevin, ay nadulas pa siya sa may ilog at nahulog ang isang bote ng tubig na dala niya. Pero hindi na niya inisip o binalak pa na kunin ito dahil ang tanging nais niya ay makalayo sa lugar. Kahit pagod ay patuloy pa rin sa paglakad at pagtakbo si Kevin hanggang sa makakita siya ng isang kubo at pumasok doon. Sa kubo ay may nakita siyang isang kuting sinyales na may malapit na komunidad. Kaya nang makapagpahinga na siya ng ilang oras, ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makakita siya ng isang taniman na may mga magsasaka. Ngunit hindi siya agad nagpakita sa mga ito sa pangamba na baka supporters ito ng mga kumidnap sa kanya. Gamit ang itak na nakuha niya, ay ginamit niya ito para makabiyak ng mga niyog na nakikita niya sa daan bilang pantawid gutom. Dalawang araw mula nang siya ay makatakas, ay pagod na si Kevin pero patuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa mapansin siya ng isang magsasaka. Tinanong siya nito pero hindi niya maintindihan. Tinanong siya ng lalaki sa wikang English na "What are you doing?" Kahit nag-aalinlangan ay ipinaliwanag pa rin ni Kevin sa lalaki ang nangyari sa kanya. Kahit hindi siya sigurado kung kasapi din ito ng mga dumukot sa kanya. Ngunit sinabi ng lalaki sa kanya na "I am a good Muslim and I will help you." Dinala ng lalaki sa bahay nito si Kevin at sinabi na nakatawag na siya sa mga pulis at militar. May pag-aalinlangan pa si Kevin sa sinabi ng lalaki pero nang marinig niya ang helicopter ay doon na siya nakasiguro na ligtas na siya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng mag-ina. Pagkatapos maproseso ng kanilang papeles ay agad na silang bumalik sa Virginia kung saan agad silang sinalubong ng kanilang kapamilya at kaibigan at pinuri ang katapangan at katatagan ni Kevin. Ang pinsan ni Kevin na si Zakaria ay nagawang makatakas din ng magawang makalapit ng AFP o Armed Forces of the Philippines sa kampo ng mga Abu Sayyaf kung saan siya naroroon. Sa gitna ng putukan ay nagawa niyang makatakbo at makalapit sa base ng militar. At dahil sa naubos ang pera ng pamilyang Lansman, ang mga tao ay bumuo ng isang fan page na ang goal ay makabuo o makalikom ng $40,000 para maibalik ang pera na kanilang nagastos. Ang nangyari kay Jerfa at Kevin ay di na bago dahil marami ang ganitong pangyayaring pangingitnap ng mga iba't ibang militanteng grupo o Abu Sayyaf. Kaya ang gobyerno ay pinaalalahanan ang mga dayuhan na bumibisita sa Pilipinas na iwasan at huwag nang puntahan ang ilang lugar na delikado sa Mindanao para na rin sa kanilang kaligtasan. At hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panunood sa aking video. Sana huwag mong kalimutang mag-like and subscribe.